Earth signs, ito naman po yung men's size sa inyo ngayong February 13, 2023. Happy Monday po sa lahat. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga gusto naman pong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. So tignan na po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Spirit Guide, ano po ang mensahe natin kay Earth Signs? Mayroon tayo ditong communication is key. Surrender to the divine. At mayroon tayo ditong don't let your past hold you back. Ayan, so yung iba sa inyo may mga hinuhold back kayo dito na feelings, emotions, kaya kayo nahihirapan. So, release it. Release it, surrender it to the divine, surrender it to the universe, earth signs. Kasi, ayan o, pwedeng nakaka-apekto to sa nangyayari sa inyo ngayon. And meron kayo ditong new moon in Gemini. So for some of you, pwedeng you are dealing with Gemini. O kaya naman, meron kayong Gemini sa inyong natal chart. Communication is key. So you must know how to communicate. Pero kasi minsan, di ba, hindi lang naman kasi pakikipag-communicate yung need natin eh. Kailangan din nating matutong makinig. But this is the first thing you need to know. Ayan, makipag-communicate ka muna. Okay, sabihin mo muna yung nararamdaman mo. And kapag may sinabi naman yung isang tao na kausap mo, pakinggan mo. So, tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin kay Earth Signs? Ngayong araw na to, ano po yung paparating kay Earth Signs? Spirit Guide, mayroon tayo ditong dalili. Mayroon tayo ditong the book. So, yung iba sa hindi ko alam kung sino itong nanghihiram ng libro. Pwedeng may nanghihiram ng libro dito. Yung iba sa inyo, pwedeng meron ditong, merong taong very kind na magpapahiram sa inyo. Or mag, parang donation eh. Books, ganyan. So, hindi ko alam kung mayroon ditong scholar. So, parang you will get this book for free. So, mahalaga talaga na you know how to communicate. Tignan po natin. The bird. Ayan. So, you are very excited dito. Ito. Ewan ko. May manunod ng movie dito. Some of you, dun kayo very excited. Ayan. Or siguro ito, yung libro. Okay. Or sabi natin, yung movie na pinanood mo, pwedeng mayroon siyang libro. So, pwedeng yun yung request ng iba sa inyo ngayon. Or yun yung bibilhin ninyo. For some of you, may mag-gift po nun sa inyo. Earth signs, tignan natin. Ewan ko ba kung ba't yun yung na-pick up ko. The fish. Ayan po. So, this talks about your well-being, your wealth, your health. Tignan natin. The herald. Ayan. So, may pagbabago dito regarding, could be regarding your health, regarding your finances. Ayan, tignan pa natin. Meron tayo ditong the bouquet. Okay, so ayan po. Meron kayong marireceive na blessings ngayong araw na to. So, may pagbabago talaga. Ayan, regarding your money. Oh, yung iba, tingnan mo, may flowers tayo dito. So, parang ito, sinasabi ni universe, maging practical kayo. Kung meron kayong nililigawan dito, earth signs, parang yung flowers, hindi ma-appreciate ng tao na pagbibigyan mo. Pwedeng asawa mo din to. Earth signs, gawin mo na lang ano. Kung ano ba yung needs ninyo, parang ganun. Yun yung nakikita ko dito. Mukha kasing nagiging practical na din yung, kunwari yung girlfriend mo, yung asawa mo. So, tignan natin ano pa po yung mensahe pagdating naman, Spirit Guide, sa trabaho.
trabaho po ni Earth Signs. Mayroon tayo ditong the house. So, very, ano naman tayo dito. Stable naman. Safe naman yung work mo ngayon. Yan po yung iba sa inyo. Pwedeng may iuwi pa kayong trabaho ngayong araw na to. Or pwedeng day off nyo ngayon. Earth Signs. Pero still, work pa rin yung iniisip ninyo. I mean, meron kayong ginagawa na work sa bahay. Parang inuwi ninyo. Yan. Tignan po natin. Parang gusto nyo na bang tapusin? Pagdating sa money, mayroon tayo ditong the lady. Ayan po. So, this could be you. Pwede nga na ito yung asawa mo, earth signs. Pwede rin na nanay mo to. So, pwedeng ito yung naghahawak ng money mo. Ayan. Tignan natin. Pwede rin naman na ikaw po yan. So, yung iba sa inyo, pwedeng may gastos kayo ngayong araw. Parang bigla ang gastos to. Tignan natin. Pagdating naman po sa negosyo, mayroon tayo ditong the tree. Ayan. So, may pag-grow ang iyong business dito. Patatag ng patatag yung business mo. Yun yung nakikita ko dito sa life mo, earth signs. Patatag ka ng patatag. Parang as day goes by, mas lalo kang nagiging matatag. Ayan o. Even yung relationship ninyo. There is security. Merong stress. Yung iba sa inyo, na-stress kayo dito. Pero, yung stress kasi na to na nararamdaman mo, pagdating sa relationship ninyo, ay pwede namang pag-usapan. Ayan o. Ayan o. Pwede pag-usapan. Security, resilience, restraint. So, kasi hindi nyo naman basta-basta susuko yung relationship na to. So, tingnan po natin, ano yung love message para sa'yo. Spirit guide, ano po yung love message natin? For earth signs. Mayroon tayo ditong axe. Okay, so may axe tayo dito. Break up, separation, silent treatment. Ayun, yung iba nga sa inyo. Ayan, silent treatment. Feeling ninyo, pinabayaan na kayo ng person ninyo. Feeling ninyo, ano ba yung nagawa ninyong kasalanan? Bakit hindi kayo kinakausap? So, yun yung nafe-feel ng iba sa inyo. Yan yung tanong nyo sa sarili ninyo. So, yun. Pwedeng umiiwas nga yung person mo kasi may nai-stress dito. Pwedeng yung person mo, stress siya sa trabaho. So, yun, kunwari, baka last time nung nagkausap kayo, parang na-offend siya. Yun yung nafe-feel ko dito. Okay, so yung iba pala sa inyo, ayan, kung kayo yung lalaki, need nyong suyuin yung person nyo. Ayan o, baka nagtatampo. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Earth Signs. Earth Signs. Two of Michael. It will all be better if you must if you just make a decision. Overanalyzing a problem, find a compromise. Ayun, wag niyo daw i-overanalyze yung nangyayari dito. Just talk. Just make a decision. Pagdating sa relationship, pagdating, more on nakikita ko lang naman dito, relationship talaga yung problems ninyo. Or maybe relationship with your mother. Ito kasi may the lady tayo dito. Or kung sino man itong female energy na to na hindi ninyo kasundo ngayon. Kasi pag in-overanalyze nyo yung isang bagay, wala naman talagang mangyayari. Hindi ba? So, ito po yung mga lucky numbers ninyo. Number 5, 30, 26, 12, 35. Ano pa po? Spirit guide. 34, 17, 9, 4, 29. Ayan. Yan po yung mga lucky numbers ninyo. At kung nakaabot po kayo sa part ng video natin na to, ito po yung inyong wishing candle. So, ayan po. This is for you, earth signs. Banggitin nyo lang po yung wishes ninyo. Okay? Three wishes. Banggitin nyo po. 3 times. So, pwede nyo pong stop yung video natin. Ayan. Para masabi ninyo yung inyong mga wishes. At kung nasabi nyo na po yung 3 wishes ninyo, ihipan na po natin ito. Hipan na natin. So, 1, 2, 3. Maraming salamat po, and see you again on my next video. Bye-bye.